Magandang araw po mga kabayan. Andito na naman po ang inyong lingkod. At ngayon po gusto kong ibahagi sa inyo ang topic na request ng isang subscriber natin kung paano gumawa ng progress billing at invoice. Noong una po natutuhan na natin mag costing, mag-submit ng quotation. Ngayon naman po gagawa tayo ng progress billing at invoice habang ang ating project ay tumatakbo. Magsimula na po tayo. Ito na po yung example natin. Ito na po yung nakikita kong isa sa pinaka mabilis na pamamaraan para gumawa ng progress billing. So, simulan na po natin. Halimbawa po, ito po, meron tayong project. Halimbawa, 10 units low-cost housing. So, meron tayong 10 low-cost housing. Ang location is ito, Bulacan-Bulacan. At itong report nito ay First Progress Billing Accomplishment Report. Date, October 10, 2020. So, kung halimbawa po, ang pagbibiling nyo, ang pagbibiling nyo o pagpa-progress billing nyo ay every month. So, every month po ang pagsasubmit ng billing nyo. So, ngayong month na ito, first progress billing, maniningil kayo. Second month is second progress billing. Third month, third progress billing. Kung halimbawa po yung pang fourth month, last month na. So, final progress billing na po yon. So, ito po, magsimula na po tayo. Dito po, yung first part po ay yung item natin. So, meron tayong item 1, item 2, item 3, item 4, item 5, item 6, hanggang item 6. Dito po, yung mga insurance, SSS ng mga tao, yung mga third party commission, VAT, kasama na po yan dito sa unit cost. Nakadistribute po yan. Kapag kagagawa po tayo ng costing, i-distribute na po natin dito yung mga extra cost dito sa unit cost. Sa labor, ito combine na po ng labor cost at material cost. So, gaya halimbawa, itong item 1.1, itong 20mm diameter PVC conduit, itong unit cost na 144 ay kasama na lahat yan. Pagbili mo ng conduit, pag-install mo, yung sweldo sa tao mo, kung may VAT man yan, lahat. Kung meron kang gagamitin dyan na halimbawa ay mga accessories, tools, ganyan, kasama na lahat dyan. So, kasi po pag hindi mo isasama, ang mangyayari po, magkakaroon ka ng ikapitong item dito, 7 item, na halimbawa ilalagay mo dyan, miscellaneous item, VAT, insurance, parang hindi po magandang tignan. O pwede rin naman po, pero mas maganda po yung ganito. Gaya halimbawa, pagka later on, nagkaroon ng additional works o variation works, halimbawa, nagpadagdag ng 100 pirasong conduit, ito na kaagad ang idadagdag mo tong cost na to. Hindi ka na magdadagdag miscellaneous items, VAT, kung ano-ano pa. So, magsimula na po tayo, no? So, halimbawa po, dito sa item number 1. So, isang item lang po ang sasample natin, ha, kasi pare-pares lang naman po yan. So, halimbawa, dito po tayo sa conduit fittings, ano, item 1.1. So, 20mm diameter PVC conduit. Doon sa 10 bahay na gagawin, ang total na legs is 660. Ang unit cost, kasama na labor, materials, lahat-lahat na, 144. So, ang total cost niya is 660 times 144 is equal to 95,040. So, ano po yung ating previous accomplishment? Ibig sabihin yung nakaraang accomplishment natin. So, dahil po ito ang ating first progress billing, ngayon pa lang po tayo mag-billing. So, wala po tayong previous accomplishment dahil kasi simula pa lang natin. Dahil ito po ang ating first progress billing. So, lahat po ng quantity dyan, zero dahil wala tayong nai-install. So, ngayon po dahil magpa-progress billing tayo, ito yung present accomplishment natin, yung natapos natin ngayon.
Ito po, halimbawa, dito sa 20 mm na diameter PVC conduit, sa 660 lengths ang naikasan natin ay 200 piraso. Ito, 200 piraso dahil nagsisimula pa lang tayo, conduit pa lang naman eh. So 200 times 144 equals to 28,800. Ito, 25 mm diameter PVC conduit. Halimbawa, naka-install tayo ng 30 piraso. Yung times yung unit cost na 218. So, 6,540. Dito naman po sa IMC, service entrance cap, 0 po ang nilagay ko dyan dahil kasi simula pa lang natin. Sigurado, later on pa yan. Sa huli pa natin i-install yan. So, ganun din po rito sa ito, mga PVC adapter. Meron na rin po tayong na-install na 200 pieces. Ito na po yung mga presyo niyan. O, kung mapapansin nyo po rito sa wires dito, puro 0-0 pa rin. Wala tayong accomplishment ngayon. Bakit? Kasi nag-i-install pa lang tayo ng tubo. Pwede siguro tayong maningil dito sa wires sa second progress billing na. O third progress billing. Ganun din dito sa mga wiring devices. Puro 0. Sa lighting fixture, syempre wala pa tayong na-install dyan. Kailangan matapos munang magtubo, mag-wiring, bago tayo mag-install ng light fixtures, pati panel board. O dito sa grounding, meron tayong na-install na 5 kasi kasama ito sa habang ginagawa yung lupa, pinapatag, pwede na rin tayo magbaon ng grounding electrode. So nakapag sa 10 length na total, nakapag-install tayo ng 5. So 5 times 2,000 isa, so may 10,000 tayo. So ito na po. Ito po yung ating accomplishment ngayon, yung sinisingil natin, first progress billing. Nung nakaraan po, wala tayong accomplishment dahil sinabi po natin kasi simula pa lang natin. So pag tinotal po natin lahat yan, ang lalabas po is 50,282. Ito po yung sisingilin natin ngayon. So ito po yung present accomplishment natin. Yung to date accomplishment naman po, ibig sabihin, ito na yung previous accomplishment plus present accomplishment. So ibig sabihin, kung halimbawa nung previous accomplishment ay meron kang na-install at ngayong present, itong to date accomplishment po, ito yung total. So dahil wala pa tayong previous accomplishment, ang magiging value lang rito is 200 lang. Kasi ito po kasi, itong quantity rito is equal to present accomplishment quantity plus previous accomplishment quantity. So ayan po, nakatotal na po dyan. So ito po, 50,282 rin ang sisingil. So dito na po tayo sa dulo. So previous accomplishment natin nung nakaraan, sabi po natin wala. Present accomplishment natin sa percentage, minsan po kasi tinitignan to ng consultant o may-ari. 11%. Saan natin nakuha yung 11%? Yung 11% ito. Yung 11% po na yan is equal to itong 50,282. Ito, itong amount na to sa present accomplishment, i-divided by natin ng total na kontrata. Ito, 450,200. Ito yung total niya, no? Total cost ng project, oh. Times 100. So, lalabas po yung percent nun. So, 50,282 divided by 450,200 is equal to, times 100 is equal to 11%. Yung to date naman po is equal to present accomplishment plus previous accomplishment. Dahil 0 yung previous, so 11%. Ayan po. So, dito na po yung ito na po yung breakdown niya. Yung present accomplishment po natin, sabi natin 50,282. Ito na po. Meron po kasing 10% retention yan, ibabawas. Kada billing po natin kasi, yung 10% retention, yun po yung maiiwan. Kasi later on, pagkatapos ng project, magte-testing and commissioning tayo. I-release lang po yung 10%, yung iba after 3 months na natapos na yung project, after 6 months o after 1 year. Kasi po, later on po may mga lalabas na problema. Babalik po kayo para solve yun. Halimbawa, merong hindi gumagana ng ilaw, ganyan. Merong panel board na nag-loose connection. Yan po yung parang security na may-ari para bumalik kayo. Pero meron din naman po pagka maliliit na kontrata, wala na pong, hindi na po gumagamit ng 10% retention.
So, dito po, sa sample natin, nag-sample lang po tayo. So, ibig sabihin po, kung ang present accomplishment natin is 50,282, ang ileles natin yung 10% retention, so 50,282 times 0.1, lalabas po na 5,028, yan ang i-retain. So, i-minus lang po natin yung 50,282 minus 5,028.2, ito po ang sisingilin natin, 45,253.8. Yan po. So, paano po natin sisingilin yan? Ilalagay po natin yan sa invoice. Ipapakita ko po sa inyo yung sample ng invoice natin. Tapos pagkatapos po, doon tayo sa second progress billing para makita nyo yung pagkakaiba ng first progress billing sa second progress billing. Ito po yung ating sample ng invoice. Ito po yung isasubmit kapag ka maniningil tayo. O, halimbawa po, andito yung company. Halimbawa, ABCD Electrical Contractor. Tapos yung address, ilalagay natin dyan yung contact details. Pwedeng email saka telephone number. Tapos andito yung logo. So, ito, nakalagay rito, invoice. Lalagay natin dito, to WXYZ Development Corporation. Maaring ito yung consultant o ito yung may-ari ng ginagawang bahay, mga bahay o yung sa developer. Pwedeng ganoon. Attention, kung sino yung contact person natin, halimbawa si Mr. Juan de la Cruz, ganyan. Project is 10 units low-cost housing. Nakalocate siya sa DEF subdivision, halimbawa, ganyan. So, kailangan natin ng reference number dyan. So, ang reference number natin is ABCD-INV-20-001. Ano po ang ibig sabihin yan? Yung ABCD po, yun po yung contractor, pangalan ng contractor. Yung INV, ibig sabihin invoice. Yung 20, ibig sabihin po ginawa noong 2020. At yung 001, ibig sabihin po ito yung kauna-unahang invoice natin. Kasi sa susunod, 002 naman, 003, 004. Ganon. Tapos yung date kung kaya natin sinubmit. O, tapos dito naman sa description, lalagyan natin dito. Ano yung sinisingil natin? First progress billing, ito. Sa susunod, second, third, fourth, ganon. So, magkano yung contract amount? Sabi natin kanina is 450,200. Ito po yan, oh. Tignan natin. Ito, oh, 450,200. Ito yung total cost. Oh, tapos, previous amount claimed. Meron ba tayong na-claim nung nakaraan? 00 po. Kasi, ito naman ang ating first time pa lang naman tayo magpa-progress billing. So, amount to be claimed representing 11% accomplishment, sabi natin. Ayun, oh, kasi 11% accomplishment natin, di ba? Ito, nakalagay rito. O, yung 50,282 na yan. O, less 5% pa, kaya naging 45,000 plus na lang. So, balikan natin. So, amount to be claimed representing 11% accomplishment, sabi natin is 50,282. O, tapos less 10% retention, ilalagay din natin yan. O, equals 5,028.2. So, ang total, ito na, o, ito yung sisingilin natin, 45,253.8. Ngayon, tignan nyo itong note. May nakalagay na note dito. Please refer to the attached First Progress Billing Accomplishment Report number 1, dated 20 October. So, ito yon. Ito yon. First Progress Billing Accomplishment Report. So, First Progress Billing Accomplishment Report. So, wala na to. Wala na itong number 1. Sorry. So, ang ibig sabihin, pag isasubmit nyo itong invoice na ito, i-attach nyo itong report na ito. Nasa likod dapat to. Magkasamang ito. Magkasamang sinasubmit yan. Ito yung magiging justification kung bakit naniningil kayo ng ganitong amount. Ito rin yung magsisilbing tawag dito, dokumento na checkin ng mga quantity surveyor o mga engineer na mag-check ng trabaho ninyo,
titignan nila to kung tama o hindi. Minsan yan binabawasan. Halimbawa ngayon, ang sinabmit mong 11% lang yan, pagka nakita ng engineer dyan o ng quantity surveyor na may problema, halimbawa yung sa kalkulasyon niya is 150 lang na tubo ang na-install mo na conduit, itong 200 na to, pwede niyang palitan yan ng 150 ayon sa ayon sa kasi kukunin din niya inspection niya ayon sa pag-inspection niya. Meron din siyang pamamaraan kung paano niya sinusukat yung mga na-install na, ganon. So pag na-submit na ito, itong first billing accomplishment report kasama nitong invoice, ito i-certify ngayon niya ng quantity surveyor at quantity surveyor at saka nung electrical engineer na representative nila. Ganon, kung malalaking kumpanya. Pero kung maliit lang na kumpanya, ang nakuha na niya ng kontrata, yung may-ari lang, ganon. Once na yan, na-certified na, i-inform nila kayo na pwede na kayong maningil. Ngayon naman, doon naman sa paniningil, siyempre, may dala dapat kayong resibo. Once na binigay nila yung cheque, bibigyan nyo rin sila ng resibo. So, ganon lang ho kasimple. Dito naman tayo sa second progress billing. So, tandaan po natin ha, itong 50,282 na to, ito yung ating present progress billing. 11%. Tignan natin yung second progress billing. Dahil ito po ay ginawa na nung halimbawa October 30, makalipas ang isang buwan, first progress billing? 10 October. So halimbawa ito is gawin na lang natin 10 November din para after 1 month. Halimbawa 10 November. Ayan. So itong previous accomplishment natin, ano ito? Itong ang ilalagay natin dito sa previous accomplishment is yung accomplishment ng first progress billing natin. Kasi ito second progress billing na tayo eh. So ang ilalagay natin dito ngayon yung accomplishment natin ng first progress billing. So itong accomplishment nito amounting to 50,000. So ilagay na natin. So itong previous accomplishment natin nilagay na natin dyan, so 50,000. Ngayon, ano ngayon ang ating present accomplishment? Yung accomplishment natin ngayon, halimbawa, ito na tayo, present accomplishment. Nung nakaraang buwan, sa 660 na conduit, nakapag-install tayo ng 200. Ngayong buwan naman na to, halimbawa, naka-install tayo ng 150. So, ilan na na-install natin? So, 350 na lang. 350 na, so meron pa natitira, no? So, o, tapos, halimbawa, sa 25 mm diameter PVC conduit, naka-install na tayo ng 20 uli. Out of 90. O, ayan. Ganon din dito. So, ang amount po niyan, ganon din uli. Itong amount na ito is 150 yung quantity times yung unit cost na 144. So, 144 times 150, kapatak na 21,600. So ito yung previous, yung nung nakaraang buwan o nung nakaraan. Ito kasing previous, pagka pang-apat na ito, halimbawa pang-apat na billing na tayo, itong previous is yung pang-una, pangalawa at pangatlo. Dito na yon, kumbaga nadadagdagan ito. So halimbawa, so ang present natin ngayon is 150 lengths, ano? Nung nakaraan is 200. So ano ang to date natin, yung ngayong yung total, kumbaga ito yung total na eh. So, itong 350 nito is 150 plus 200. Ganun lang. Yung present accomplishment natin ngayon, ilan na kaya? Tignan natin, ha? Nilagyan ko na rin ng value yung iba dyan. Halimbawa, naka-install na tayo ng iba. Itong wire, halimbawa, nag-install na tayo ng 2.0 at 3.5 wire. Na halimbawa, 2 rolls. Itong unit niya, no? 2 rolls na 2.0 saka 1 roll na 3.5. Ito yung amount niya. So ito is equal to 2 times 4,000. Ito naman 6,000 is equal to 1 times 6,000 na unit cost.
So ang ating accomplishment ngayon, dito tayo, present accomplishment is 60,662. Ito na, 60,662. Ito. Ito. Ayan, mas maganda. So, ang present accomplishment natin ay 60,662. Yung previous accomplishment natin is 50,000. So, ano ang total niya? 110,904 na. So, 60,000 ngayon, nung nakaraan is 50,000 plus. So, ang total 110. Dito naman po sa baba. Ano ang previous accomplishment natin ng first progress billing? Di ba po 11%? Ayan, ito, nilagay din natin dito. Yung present accomplishment natin ngayon, ilan? 13%. Bakit naging 13%? Ang formula nito is present accomplishment, 60,622 divided by yung total na kontrata, yung total cost, 450,200. Yung sagot nun, i-multiply mo ng 100. So, 13%. So, to date accomplishment, yung total accomplishment natin is equal to 11% plus 13%. So, 25% na. So, ayan, 25%. So, magkano sisingilin natin ngayon? Itong previous accomplishment, nasingil na natin to kasi itong 50,000 o yung 40,000 plus nung nakaraan. So, ang sisingilin lang natin ngayon, syempre itong present na lang. O ito, 60,222, no? So, lalagay natin dito, present accomplishment, 60,622. Tapos, iles uli natin yung 10% retention. I-multiply natin itong 60,622 ng 0.1, ito yung lalabas, 6,062.2. So, 60,000 minus 6,062, ang lalabas is 54,559. So, yan ngayon yung sisingilin mo. Gagamitin mo uli yung ginamit natin na invoice. Hanggang matapos yung trabaho. So, hanggang 100%. Pag natapos mo siya, pag 100% accomplishment ka na, siyempre, meron pa rin 10% retention. Yung 10% retention yon, sisingilan mo yon pang huli. Nasa inyo na, sa usapan nyo ng may-ari o ng consultant kung after 3 months ibibigay sa iyo yon, after 1 year, o pwedeng pagka napailaw mo na yung o na-energize na yung 10 bahay na project na yan. Depende naman, pero usually ang 10% retention yan sa mga malalaking kontratahan, after 1 year pa binibigay yan. Ganon. Dito rin sa ginawa natin example, walang down payment dito. Usually naman, dun sa ibang project, pagka malakihan, nagbibigyan naman sila ng down payment. So, yun yung una mong sisingilin. First progress billing mo siguro, ganyan. Down payment. Kasi usually, nagbibigay ng down payment yan minsan kapag ka may mga na-deliver ka ng materials, ganyan. O minsan, maski wala kang materials, basta naibigay na sa iyo yung kontrata, magbibigay naman na sila ng down payment. So, pagka ganon, ilalagay mo lang din sa invoice mo na down payment, ganyan. Down payment yung sinisingil mo, 10% down payment, ganyan. O 20%, minsan meron pa nga 35% na down payment. So, yun lang, ganon lang ang kwan. Maraming pamamaraan actually na ginagawa sila. Para dito sa progress billing, itong ginawa po natin is isa na po ito sa pinakasimple. Sana po kung meron kayong maisip na mas magandang tawag rito, mas maganda pang format o pwede kaya nating i-improve itong format na ito, i-share nyo rin po sana sa mga kasama natin at sa akin din para magamit ko rin naman in the future. Kasi
Sa ngayon po, pag maliliit na project, ito lang po kasi yung ginagamit namin. Ganito lang. Pero pagka pang malakihang project po kasi, iba naman. Iba naman. Mayroon na pong nilalagay dun minsan na weighted percentage per item. Halimbawa, dito sa conduit fittings, ilang percentage na yan. Ganyan. Dito sa wires, ilang percentage. Meron po kasi yung ganun minsan eh. Iba-iba. Pero ito na po yung pinaka-simple. Sana po ma-improve pa natin ito, itong ginawa natin na form na ito. Saka po itong invoice, medyo rough lang po ito, rough draft, kagandahan yung kanyang format. May improve din po sana natin. Kapag meron po kayong naisip para pagandahin pa, i-share nyo lang po sa mga kasama natin, sa mga subscriber, at sa akin din po para po magamit din natin in the future. So, yun lang po. Maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa susunod po. Paki-like na lang po at paki-subscribe naman po ng channel ko. Paki-hit nyo na rin po yung bell. Maraming salamat po. Sa mga hindi po nakasunod o hindi nila ganong maintindihan, mag-iwan lang po kayo ng comment yan sa baba at sasagutin ko po kayo.